meron po tayong update sa di umano'y kulto sa Surigao. Ang leader nito, ngayong Linggo, arestado. Hindi lang mga istasyon sa media ang naglabas ng kanilang Christmas Station ID, pati na ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, ang grupong inakusahang kulto na pinamunuan ng kanilang leader na si J. Renz Quilario o si alias Senyor Aguila. Pero magiging merry pa kaya ang kanilang Pasko gayong sa linggong ito? You have the right to remain silent. Si Senyor Aguila kasama ang 12 pa nilang mga opisyal at miyembro inaresto na ng NBI matapos maglabas ng warrant of arrest sa kanila ang isang korte sa Surigao del Norte dahil sa kasong qualified trafficking in persons. Medyo naapektuhan kasi hindi naman totoo lahat ng paratang. Noong 2019, nung niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Ito raw ang naging hudyat ng mga residente na umakyat sa bundok sa paanyaya na rin ng di umano nagpakilalang bago nilang tagapagligtas ang nooy 17 anyos pa lang na si J. Renz. Nakalaunan, tinawag na Senyor Aguila. Panangako ni Senyor na kami daw ay makapunta sa langit. Kasi daw may aftershock at may tsunami na mangyayari. Pero sa pamumuhay nila sa bundok, ang mga bata, di umano, sa pilitang pinagtrabaho. Si nanay sa military training. Ang mga menor de edad, illegal ding ikinasal. At puwersahan pang pinagahalik. Wala namang nangyari dito na forced marriage. Wala namang akong kinakasal. Hindi naman ako pare. Bahagi rin daw ng nakukuha ng mga miyembro na benepisyo mula sa gobyerno, kinakaltasan. Yung aming funds is pagtutulong-tulungan naming lahat mag-ambag-ambag. Ugali kasi namin yung pagbabayanihan. Sa Senado, inimbestigahan ang mga nagreklamong dating miyembro. Kasama na ang 15 anyos na si Jane, hindi niya tunay na pangalan, na sapilitang ipinakasal daw ni Senyor Aguila. Ilang taon naman yung asawa mo? 19 ngayon. 19 ngayon. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Pagkauman sa among kasal, kailangan magdog, may ana, paulit. Muingon sila nga, kailangan imuna ng kwaon ng imong asawa kay authorize na ni mong kwaon kay minjo naman mo. 12 years old, pipilitin mo makipag-sex, ha? Yan totoo, your honor. Ibinunyag din ni Jane na minsan na rin di mano siyang niyayang makipagtalik ni Senyor Aguila. Iyak ko yung sugon. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan nga. Sige, ha? Sugot na diha kay biskay ingon na ng kuan kay ginoon na ng hingingon imo. Mumagakot may kuan buhangin. Da, yet in Dutch. Baka yung sinasabi nila na Salonera training camp, yung layunin is to develop through cultural purposes, through video filming. Puro naman yun mga kahoy, mga props lang yun. Props lang ba? Di, tinuod na armas. May punishment po kapag napag-alaman na tumakas ka. Minsan, padol, restricted ka sa paksol. At imasimasi ka pa doon, tusok ulo. Hindi prohibited, regulated. Baka na mapasukin kami ng mga masasamang tao. Nitong November 7, may mga bagong nagbigay ng testimonya sa Senado. Kabilang ang 79 anyos na si Tatay Pedrito na di umano tinorture ng armadong grupo ng SBSI na kilala bilang mga Aguila. Ito'y matapos daw nito di umano kinulam si Mamerto Galanida, ang vice-presidente ng SBSI. I would like to play this video. Dati, close kayo ni Mamerto, pero pinagbintangan ka niya na may black magic at kinulam siya, tama ba? Pagtukar ato, di pasumilan ko ako ng gidautan. Sus, paglagwa na ho, ma'am, kayo may abri na itong pag-abri spiritadyo. Bang! Maor nagbala di sa tonggan nga, kabuga. Ang itinuturong nagpaputok kay Tatay Pedrito, ang leader ng mga Aguila, na kinilalang si Pidoy Buntad.
Hindi ko po yan kilala. Siya yung nagpaputok sa'yo at sumuntok sa'yo? Siya. Sure ka? Sure lagi. Si Randolph naman, hindi raw pinayagang makababa ng bundok para dalhin sa ospital ang bagong silang na anak. Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi agaw buhay na yung bata. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Namatay ang kanyang sanggol. Tinatayang nasa 200 ng mga sanggol at bata ang inilibing daw ng grupo sa tuktok ng isang bundok. Hinukay ito ng mga tiga NBI at isa sa mga nahukay ang labi ng sanggol na nagtugma sa DNA ni Randolph. Napakahirap sa akin pero masaya na rin ako kasi totoo pala yung anak ko na nandun. Ayon pa kay Randolph, may mga pagkakataon pa na mismong si Senyor Aguila raw ang nagsagawa ng internal examination sa mga buntis o yung mga hirap manganak kahit hindi naman ito doktor. Sinabi ng asawa ko yon na inaiisi ha, kasi si Senyor Aguila ay kinikilala naming doktor doon. In case na murag maglisod na ang magmanganak, anak na siya. Jirins! Totoo yan na ikaw nagkahandak ng IE kasi ikaw ang doktor doon. Wala kong alam yan. Sinasabi niya. Palala ng palala, Mr. Chair. Isa naman sa mga unang naglahad ng dimano pang-aabuso ng SBSI, ang dati ring miyembro nito na si Lovely. Ang ama ni Lovely, isa raw sa mga namatay sa kapihan matapos itong hindi payagan pumunta ng ospital. Dahil nakatakas na noon si Lovely mula sa sityo kapihan, ni hindi raw niya nagawang dumalo sa libing ng kanyang ama. Nagkasama ang loob kami ng pamilya ko, lalong-lalo na sa mother ko, ipinakwil nila ako. Nitong October 30, muling umakyat si Lovely sa sityo kapihan upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Nung pumunta kami sa puntod, ang daming agilang sumama sa amin. Pero naging tensyonado ang muli nilang pagharap sa mga naiwan niyang kamag-anak sa bundok. Mangan mo muna ito mga agila. Among gusto. Sumingrang. Gusto na mong maklo. Among pangakulabila katuloy. Makumbinsi niya kaya ang mga ito na bumaba na ng bundok. Ang panig din ng grupo ni Senyor Aguila matapos ang pag-aresto sa kanila, ating alamin. Ang bagong brainwashing na pinaiikot ngayon ng SBSI leaders dun sa kapihan ay ang diwa daw ng Senyor Aguila ay lumipat na. Ano na nga ba ang mangyayari sa mga miyembro ng sinasabing kulto sa Surigao? In behalf of the 13 of us, with due respect, I'd like to inform you. Susunod na! Ang ama ng dating miyembro ng SBSI na si Lovely, ipinagbawal daw ni Senyor Aguila na dalhin sa ospital. Dahil hindi na raw masikmura ni Lovely ang pamamalakad sa bundok, tumakas siya. Kaya hindi na raw niya nakita pati ang mga huling sandali ng kanyang ama hanggang sa nailibing ito. Nitong October 30, si Lovely bumalik sa bundok para dalawin ang puntod ng kanyang ama. Nung pumunta kami sa puntod, ang daming agilang sumama sa amin. Pauwi na daw kami kasi gagalik daw yung OIC ng kapihan. Tita natin! At doon, naabutan niya ang kanyang ina at mga kapatid. Hilang! Nakahibaw ka kami nagsusin itong tatay samtang dito kami silang! Hindi ka na nag-putmi! Kamulak kita mo sa atin! Samatay ang kami wala! Sobra mo! Naging tensyonado ang mga sumunod na pangyayari. Manganhi muna ito mga agila! Among gusto! Kami yung parang tinanggalan ng karapatan na makita yung ama namin na namatay. For how many years kami pamilya buo masaya, nawasak lang doon sa maling paniniwala. Gayunman, sinimulan naman na raw ni Lovely na magkaayos ang kanilang pamilya. Alam kong masaya na rin ngayon ang
Ama namin kasi nagka-peace na kami ng mother ko. Nawala na yung mga samaan ng loob. Ang bilang ng mga piniling maiwan sa sityo Kapihan, patuloy raw na nababawasan. Dati almost 5,000 po sila. Ngayon, mga 3,000 plus. Yung mga pamilya na meron silang kapamilya dito sa baba, pwede na po sila dito matulog. Isa sa mga piniling iwan na ang buhay sa bundok, ang pamilya ni Ivy. Kinailangan ko po umalis ng madaling araw kasi po pag nakikita ako doon na umalis, kakausapin nila ako tapos iiyakan na huwag nang umalis. Hindi ko mapukuha yung pinangako ni Senyor Aguila na langit po. Kasama ang anak, naglakas loob si Ivy na umalis. Pero ang kanyang asawa, nagpaiwan. Ayaw niyang sumama po. Kami na lang daw po. Pero dahil sa patuloy ng paglantad ng iba pang mga kaso ng pang-aabuso ng SBSI, ang kanyang mister, natauhan din. Ang saya-saya ko po. Si Ivy, kasamang iba pang piniling tumiwalag sa SBSI, nasa isang safe house ngayon ng LGU. Wala na po akong planong bumalik po sa Kapihan kasi hindi po totoo yung pinapaniwalaan namin po na Panginoon. Parang scam lang po lahat. Meron pong team na binuo. Magpahayag sila kung ano ang mga benepisyo na kanilang matatanggap pag sila ay bumaba. Merong security team. Yun yung magbibigay ng sasakyan papunta dito sa baba at i-turn over sa social welfare team. May nagsabing ang bagong propaganda o di umanong brainwashing na pinaiikot ngayon ng SBSI leaders dun sa Kapihan ay okay lang daw kahit hindi na muna makauwi sa kanila si Senyor Aguila dahil ang diwa daw ng Senyor Aguila ay lumipat na sa ibang tao. Nakikita po natin yung effort na panghawakan pa rin yung kapit nila sa kaisipan at pagsusunod ng mga tao. Kaya napaka-importante na meron talagang rehabilitation program na maisagawa at na mainganyo nito yung mga tao, yung mga pamilya nila na lumahok. We've heard the testimonies of many victims. Sa preliminary investigation ng Department of Justice, 21 ang bilang ng mga naitalang paglabag sa batas na isinampa sa 13 mga miyembro ng SBSI. Kabilang na rito ang 9 counts ng qualified trafficking in persons, 8 counts ng child abuse, at 4 counts para sa solemnization or facilitation of child marriage. Itong kaso na isinampa laban sa kanila ay no bail. Masasabi nating matibay yung ebidensya natin. Sinubukang hingan ng pahayag ng aming team si Senyor Aguila, nakasalukuyang nakadetain sa jail facility ng NBI sa Bureau of Correction sa Muntinlupa. Pero tikom daw muna ang kanilang bibig tungkol sa investigasyon. In behalf of the 13 of us, with due respect, I'd like to inform you na hindi po kami magpa-interview. Tignan natin ano ba yung mga ugat kung bakit nagkakaroon ng mga di umanong kulto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. It's also a wake-up call sa lahat namin na nagtatrabaho sa gobyerno na isaayos yung pag-deliver din ng mga basic services. Sobrang saya. Umiyak talaga ako, sir, kasi kulang pa yung naranasan niya ngayon. Ang laking pasasalamat ko na kahit sa mga sakit na pinagdaanan namin, may nakita na kaming hustisya. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.